Good day, class. So, let's continue on our bootstrap tutorial. So, dito na tayo sa activity number 5, okay? So, just simply open lang yung index file ng activity number 5 natin and be sure na nakopy nyo na yung mga files na kailangan natin. So, kung ano yung mga folders and files na ginamit natin dun sa previous activity natin, yun lang din naman yung gagamitin natin. So, hindi ko na pinakita rito sa video na to. Then, just simply copy rin yung mga libraries na kailangan natin. I mean, yung mga CSS file, the JavaScript. So, ito yon. Ito rin yung ginamit natin dun sa previous activity natin. Okay? So, let's start with using the Bootstrap using modal. Okay? So, siguro naman class, familiar kayo dun sa modal. Modal window. Okay? So, yan yung, for example, when we click a button, so maglalabas tayo ng modal page. So, parang separate file siya dun sa pinaka main page natin. And yung settings niya or yung setup niya is modal. Okay? So, kailangan nating mag-press ng close button para makabalik ka dun sa main. Usually, magandang gamitin tong modal. If medyo, yun nga, in terms of space, di ba? So, pwede mong ilagay sa button yung modal page mo na once na kinilik mo, so, magpa-pop up or lalabas yung anything na content ng page mo na naka-modal mode. Okay? So, para mas maintindihan nyo, so, let's start. So, wala pa rin pagbabago. Ilagay natin siya sa div. So, yung class container natin. Okay? Okay. So, maganda tong topic na to class. Ano? Kaya, intindihin nyo yung bawat class name na gagamitin natin. So, div class. So, gamit tayo muna ng container. Okay? Then, so, sa loob ng container, so, mag-set na tayo ng button. Okay? So, yan. Okay. So, simple button muna without class. So, for example, lagay natin view modal. Okay. Open modal box. Ayan. Then, save natin. So, check lang natin. So, activity number 5 na tayo. So, ito. So, once we click this button, so, maglalabas tayo rito ng isang modal box, no? So, continue natin. Okay. Then, ayusin na lang natin muna ito. Button type equals button. Then, class. Lagay tayo ng class name. BTN. So, yan. So, lagay natin success. Success. Okay. So, yun. Okay. Kumagaya na yung ating so, kahit tanggalin na siguro natin itong type. Okay. Button na yan. Yan. Class name lang muna lagay natin. Yan. Okay. So, next. Lagyan natin siya dito class ng data. Toggle. So, nagamit na natin ito dun sa mga previous activity natin. Then, yung toggle natin is modal. Then, gagamit tayo rito class nung data target. So, ito yung once na kinilik niya, ano ba yung tatawagin niyang ID, no? So, data target, okay, equals double quote. Then, anong ID yung tatawagin natin? Siguro, maglagay na lang tayo ng, for example, my modal. Ayan. Okay, save. So, of course, wala pa namang changes yan. Hindi pa natin makita yung take effect. So, sinet ko lang yung button. Then, next, gawa na tayo dito ng modal. So, start with, of course, hindi pa rin magbabago. Lagi pa rin gagamit tayo ng divider. So, open, divider. Then, set na natin siya rito. Another closing tag ng div. Then, class name. So, yung class name na gagamitin natin is class equals double quote.
Then modal, dialogue. Ayan. Oops, dialogue. Check nyo lang yung spelling natin. Then, another divider pa rin tayo rito. So, div. Then, close kagad natin dito. Para hindi natin makalimutan. Ayan. Div. Then, another class name. So, alagay natin dito is class equals double quote modal content. Okay? Content. And yung 3 yung model content niya, merong 3 divider na kailangan ilagay dito. So ilagay tayo. So div so iset kagad natin. So para hindi tayo malito. Div closing. So yun, may hindi ako na-close. So ito yung mga kadalasan naging error kapag ka hindi mo na-close 'yan. So possible hindi gumana yung model natin, okay? So yan. So, yung first div natin, so, lagyan natin ng class. Ito yung magsuserve as pinaka-header natin. So, ang class name na gagamitin is modal dash header. Then, yung second div natin, so, ito yung nasa loob. Tandaan nyo, itong tatlong ito ay nasa loob ng modal content. So, ganyan nyo siya i-type. Iset nyo na kagad para hindi kayo malito. Class, yung second class name natin sa loob ng modal content, of course, may header, lagay tayo ng modal body. Okay? Then, yung pangatlo. So, kung meron kang head, body, so, lagyan natin siya ng footer. So, itong tatlong to magkakasama. Modal footer. Okay? So, check nga muna natin. So, tingnan natin if gagana na yung ginagawa natin. So, let's try. Okay. Okay, ayun. Lumabas ka agad. Lumabas ka agad yung ginawa natin. So, dapat hindi. Okay? So, try natin. Kasi, may nakalimutan pa tayo. So, try natin. Dapat kasi lalabas lang yung mas nakinilik natin eh. Okay? So, dun sa deep class model dialogue, so, check natin. Okay. So, deep class model. Gawa muna tayo rito class ng... So, may nakalimutan tayo. So, dito. So, gawa pa tayo rito ng another div. Okay. So, dito. Lagay natin dito. Nakalimutan natin maglagay ng another div pa rito. So, ipasok pa natin yung sa div. Okay. So, dito. Ayan. Kasi nakalabas ka agad siya, no? So, dapat hindi. So, lagay natin dito. Class name. Class equals modal. Then, space ID. So, ito yung nakalimutan natin. So, lagay natin siya ng ID. Then, lagay natin is my modal. So, ito yung ID na nandoon sa ito. Okay? So, check. Okay. Okay, isin natin. Okay? So, ito yung button. Ito yung modal natin. So, okay. So, yan. Okay. Okay. So, So, check. Okay, yun. Wala na siya. Click nga natin. Oops, hindi siya lumalabas. So, check natin. So, kung tama ba? Kasi, data target. Ayun, dapat may T. So, let's check. Ayun, tapos na siya. Okay? So, visual lang na tama yung spell nyo. Yung spelling, ano? So, baka yun yung ibang reason kung bakit yung iba nagko-complain or bakit daw na-copy na hindi pa gumagana. So, possible kasi may mga na-misspell tayong mga name, no? Especially mga class name natin. So, okay na. Okay? So, ito yung first na model natin. Ito. Ayan.
Then, ito yung ID. So, once na kinilik natin yan, so, tatawagin niya to. Kasi kung wala tong kanina, so, automatic lumalabas na siya. So, it means, kapag may ID ka dito, maglalabas lang to once na nag-execute tayo ng click. Okay? So, ayan o. Test. Ayun. Tapos na. So, ayan. Okay? So, ang closing ito, once na nag-click ka sa nilabas. Pero, lagyan natin siya ng closing talaga. Closing button. Okay? So, okay na tayo. So, continue lang natin. So, dagdagan lang natin, of course, ng content. So, baba natin to. Ayan. Baba na natin to. Ayan. Parin tayo malito. Then, let's put some content here. So, siguro, lagay natin H4. Then, lagay natin dito. This is my modal header. Ayan. Save, refresh. So, ito yung header natin. Okay? The next, yung sa body, ilagay din tayo ng content sa body. Siguro, paragraph na lang. So, enter natin dito. Okay? So, paragraph, tag, then, lagay natin, this is modal content. Okay? Yan. Okay. Refresh. Check. So, yan. Medyo ayusin natin ng konti yung modal natin. Okay. So, balik tayo dito sa may bandang taas. Ito. So, dagdagan natin to class ng class, which is yung modal space fade. Ano? So, save. Then, balik tayo. Ayun. Diba? So, kung napapasin nyo sa video, meron na siyang fade effect. Okay? Compared nyo sa kanina, basta lang siya lumalabas. Pero ito, meron konting design, which is yung fade. Nagpe-fade siya. Ayun, no? Pansin nyo? Ayan. So, yun yung gamit itong modal fade. So, next, lagyan natin siguro ng closing effect dito or closing button or icon dito sa part na to. Okay? So, ayan, no? Okay? So, let's try. So, dito na lang sa bandang taas. So, lagay tayo rito class ng button. Okay, another button dito. Okay. Then, itong ampersand. So, lagyan natin to ng ampersand times. So, actually, ito yung X, no? X lang din yan. X button. Then, lagay tayo ng class equals. So, lagay natin is close. Then, data dismiss. Dismiss equals to modal. Okay. Save. Then, refresh. Then, open modal. So, ito yan. Ayan, no? So, nag-hover siya. Okay. Close. Ayun. Diba? So, pagka ito, close. Okay? So, ganyan lang kasimple yung mag-create ng model, ano, model page. Okay? Then, another, dito sa footer, baba natin to. Okay? So, nasa sa inyo naman yung kung anong gusto nyo ilagay dito. Pero, lagyan natin siya ng another button. So, button. Okay. Another button. Nilagay natin siya ng close. Then, lagyan tayo rito ng class equals to btn. Btn, ano bang gusto nyo ilagay? For example, info. Okay. Then, same lang din ganina. Data dismiss equals double quote modal. Okay, so tama na ba? So, let's see. Refresh. Open modal. So, ito yun. Diba? So, close. Open modal box. Close. Okay? So, yan yung pag-create nung modal using the Bootstrap.
So, continue lang natin class yung ating tutorial for activity number 5. So, discuss ko naman sa inyo or ipakita ko sa inyo kung paano mag-create ng carousel kay Bootstrap. Okay? So, for this tutorial or for this activity, so, kailangan natin ng 3 image. So, nag-download na ako class ng image. So, dun sa activity number 5 natin, dun sa ating SAMP folder, htdocs. So, dun sa pinaka main folder natin. So, ito yung activity number 5 ko. So, just simply create lang kayo ng pic folder. Then, mag-download lang kayo ng any image na gusto ninyo. Then, any name naman pwede. Pero ako, nirename ko na lang siya as my pic 1, my pic 2, and my pic 3. So, it's better na same type of file na lang sila. No? So, ito ay JPEG. Yan, tatlong yan. Okay? So, yan yung kakailanganin natin para dun sa carousel activity natin. Okay? So, ready natin tong file natin. So, kanina pala may na-revise na ako. No? So, may napasin kasi ako rito yung center tag. So, pakitanggal na lang yon. So, hindi kasama yon dun sa tutorial natin. No? So, meron lang hindi nabura, no? So, tanggalin lang yung center na makikita nyo sa ilalim ng body. Okay? So, natanggal ko na yan. So, continue natin. So, separate na lang muna natin yung file natin or yung ating model box. So, break line. Make a break. So, another break line. So, pwede na siguro rito yung line. Up sa taas na lang. Okay. Oops. So, iset lang natin yung ating file. So, HR. Ayan. Then, save. So, create tayo ng another container. So, yung ating div container. So, lagay muna natin dito. So, ayan. Then, class equals to the container. Ayan. Then, oops. Ito. Then, create tayo ng div. So, div. Then, close kagad natin dito sa bandang baba. So, para hindi natin siya makalimutang i-close. Then, ito yung mga kailangan natin. So, kailangan natin dito ng ID. Then, yung class. Okay. So, lagay na tayo rito ng ID. So, any ID name naman. So, for example, my carousel. So, small letter na lang. Yan. My carousel. Then, yung class name na gagamitin natin for this carousel. So, carousel space slide. Then, instead na data toggle, gamit tayo ng data ride attributes, then equals, then the carousel. Carousel. Ayan. Okay? So, next, gamit tayo class dito ng pinaka-indicators natin. So, gagamit tayo rito ng ordered list. Okay? So, yung OL. So, ang tatandaan nyo sa HTML. So, OL. Then, another OL or closing tag ng OL. Okay. Isip muna natin. Then, okay. So, mas maganda medyo ayusin nyo talaga siya na para mababasa nyo siyang madali, no? Then, lagay tayo ng LI. So, or list. So, LI dito. Then, LI. Yan. Then, create tayo rito sa loob ng OL. Maglagay tayo ng indicator. So, lagay tayo dito ng class name. So, lagay natin carousel dash indicators. Indicators. So, with S. Indicators. Then, yung first LI natin, lagyan natin dito ng data target. So, yung ID. So, data. Oops. Data. Target. Okay. Target. Oops, target. Then, plus, so, yung name nung ating ID.
So yung ID natin is yung my carousel. So copy natin. So lagay natin dito. So my carousel. So ito yung ID natin. So lagay natin ng yung pinaka number sign. So ito yung ID. Okay, then data slide. So then lagay natin ng dash 2 equals double quote. So yung pinaka default natin is 0, no? So lagay natin siya ng 0. Then class, so kailangan siya ay naka-active. So ito yung first ano natin. Okay? Then dagdagan natin. So lagay tayo ng copy natin to. So tatlong image yung kailangan natin. So lagay natin. Okay. So dito. Oops, ayan. So isa pa. Copy paste lang. Okay. Then so same ID lang sila, no? Ayusin natin. Okay, oops. Okay, then so lagyan natin ng 0 1 2 and 3. So 0 1 2 and 3. So tanggalin na natin yung active dito. So isa lang yung naka-active, no? Parang siya yung pinaka-starter natin. Okay. Tanggalin natin 'to. Okay. So tingnan na natin kung ano yung tsura niya. So wala pa. Okay. So next, lagay muna tayo ng image, no? So after nung OL, lagay kayo class nung another div tag. So another div tag. So close na natin dito. Okay. Yan. So medyo usog natin. Okay. So yan. Yan. So lagay natin ng class name. So dito natin ilalagay yung mga image natin. Class equal, so ito yung carousel inner. Yan. Okay. Then sa loob nitong class carousel inner na to, so another div ulit tayo. So another divider or div tag. Then lagay tayo ng class equals double quote item. Okay. Then baba natin to. Oops. Then lagay natin yung first image natin. So img src our source, then yung path nung picture natin. So ako meron akong pic folder, my pic1.jpg. Then lagyan ko muna siya ng size. WIDTH equals, so for example, 1000 px or pixel. Yan. So I suggest class kapag gagamit kayo ng carousel or mag-i-insert kayo ng image, mas maganda if kumbaga naayos niya na yung size, no, para hindi niyo na kailangan maglagay pa ng width. Kumbaga i-modify niyo na siya, i-edit niyo na siya kung ano yung preferred na size ng image niyo. So para hindi na kayo maglagay ng width. So dito sa example ko, kasi naglagay pa ako ng width kasi downloadable lang naman yung image na ginamit ko. Okay? So let's try maglagay nito. Copy. So ito yung second image natin. Okay. So palitan ko lang 'to. So meron kasi akong my pick 2. Then another my pick 3. So oops. So let's see. Save and refresh. Okay. So, mukhang merong something wrong. Check natin anong nawawala. Hindi siya lumabas.
May nakalimutan ba ako? Tingnan natin. Eto, yung class natin, kailangan may naka-active space. Active. Okay. Save. So, test nga natin. Ayun. So, meron ng image. Okay. So, check nga natin. So, ito yung pinaka-carousel natin. Ayan. Oops. Oops. Medyo mabagal. Oops. Oops. Okay, yan. 1, 2, 3. So, wala na. Hanggang tatlo lang. Okay, so check natin. So, yan. So, tingnan natin. So, nag-automatic siya, no? So, yan yung sa carousel. Okay? So, dagdagan pa natin. Okay, yan. Okay, so next is another So dagdagan pa natin class ng medyo yung link ano, so lagyan pa natin dito ng another button or parang navigator pa rin. So check natin. So dito na lang sa bandang baba. So after nitong tong carousel div na to. Okay. So dito na lang. Ayan. So lagay tayo rito ng anchor tag. So A. Then lagay natin dito is yung closing natin. Okay. So then lagay natin class. Oops, sa loob. Class equals double quote. Then lagay tayo ng href. So yan. So tawagin natin yung ating ID, no, which is yung number sign my carousel. So ito yung ID natin. So ito yun. Okay, then data slide equals double quote preview. Okay, so, oops, enter natin. So, maglagay tayo class ng glyph icon dito. So, span. So, tingnan natin dito. Lagay tayo ng class name. Class, double quote. So, yung glyph icon. Okay. Ang gagamitin natin yung ano glyph icon chevron. So then left yan. Okay, so copy ko na lang to. Okay, paste na lang natin dito sa baba. So next, then ito gamit tayo rito ng preview. Or next. Next. Okay. So, nakalimutan natin maglagay ng class name dito. Left. Carousel. Control. Then, dito naman sa kabila. Of course. Right. Carousel. Control. Yan. Then, kung yan ay left. So, dapat ito ay right. Yan. So, save. And refresh. So, eto. Ayun. Okay. So, tingnan natin. Preview. Oh, eto. Hindi na gumagana yung ano natin. So, double check nga natin. Parang hindi nag-take effect yung ating icon. So, hanapin natin saan tayo may mali. So, class left, carousel, control. So, my carousel, data slide, preview, span class. Ito, glyph icon. Nakamali tayo ng spelling. Glyph icon. Yan. Okay.
So save and refresh. Ayun na siya, ito yan. Okay. So previous. Previous. Okay, next. Oops. Hindi gumagana yung next natin. Okay, so try natin anong mali. So check lang natin yung problem. Ayun. Wala tayong nilagay na T. Ayan. Wrong spell tayo. Okay. Refresh. So, previews, previews, previews. So, next. Next. So, next. Ayan. Okay. Ayun. So, sana ay nakasunod, no? Sa paggamit nitong ating Bootstrap carousel. So i-explore nyo lang class ano, so kung ano pa yung pwede nyo gawin dito sa carousel. So continue lang tayo sa ating tutorial. So sana ay nakasunod. So another activity pa rin tayo or dagdagan pa natin tong carousel. So, continue pa rin tayo class dun sa carousel, ano? So, meron lang tayong konting ayusin, ano? Meron akong napansin na kailangan nating ayusin. So, for example, ito, ano, yung size natin dito. Okay? So, i-align natin to. So, tanggalin natin yan. So, i-adjust natin dito sa ating carousel. So, gagamit na lang tayo dyan class ng, pwede natin i-resize kasi yan using style, diba? So, gamit tayo ng CSS. So, lagay tayo dito. Okay? So, edit na lang natin dito. Style. Okay. So, yung width natin. So, yung width natin, iparehas na lang natin. Of course, dun sa image, no? So, kailangan sukat sila. Which is, yung width natin ay 1000 px. Okay? So, save nga natin. So, let's see. Oops, medyo napaliit. Balikan natin. So, style width is 1000 px. Ayan. Ayun. Kinulang tayo ng 0. So, okay na? Okay. Okay, so then. So, balik ulit tayo rito. So, medyo tatlong image lang. So, tanggalin natin ito. So, basta start tayo sa 0. Okay? So, 0, 1, and 2. So, 0, 1, 2. Okay, save. Refresh. Okay, so, ito na. Lipat. So, yan. So, mas tama siya. No? Mas okay. So, next. For example, class. Dito kasi sa carousel natin. Pwede tayong maglagay ng caption or any message regarding dun sa image, ano? So, dagdagan natin. So, dito sa may image mismo. So, for example, itong first image. So, dito sa baba. Lagay tayo class ng another divider. So, div tag. So, div. So, closing ng div natin. Then, lagay tayo ng class name. So, class equals double quote carousel caption. Ayan. Dagdagan natin siya ng caption. Caption. Okay. Then, enter tayo rito. Okay. So, ano bang pwede natin ilagay? So, pwede tayong gumamit ng elements. So, for example, heading, H3. Okay. Lagay tayo ng H3. Then, so, any title, for example, my first pick. So, sample lang naman. Then, lagay tayo rito ng, for example, details, ano? So, any details regarding dun sa picture na nilagay mo. Okay. So, this is my... Or welcome to my first image. For example, welcome to my first pick. Okay. So, save nga natin. Let's see if gagana. So, ito lang yung dinagdag natin, itong part na to.
save, then refresh. So meron ba? Ayun, ito. So nasa sa inyo na yun kung gusto niyo palagyan siya ng bootstrap yung mga image na yun, I mean yung text na yun or label na yun. So pwede naman, okay? So ayan, then so, copy natin to. So para lahat ay merong caption. Okay. So my second pick turn to my second pick. Okay. So ayan, my third pick, let's go to my third pick. Okay, save, refresh ulit. So yan. Okay, next. So yan, so mas maganda na siya, no? Sakto na. Pero ganyan sinabi ko, it's better na pagka maglalagay kayo ng image, so yung exact size na ng image yung ilagay niya para hindi na kayo mag-resize ng image. Okay? So, yan yung paggamit ng carousel with or using caption. Continue lang natin class yung ating activity number 5. So this time turo ko naman sa inyo paano gumamit ng Bootstrap tooltip plugin. So yung tooltip actually is just simply a small pop-up box ano na mag-a-appear siya when the user moves yung mouse over that element. So pwede mo siyang i-apply sa button sa each rep ano. So sample tayo, pakita ko na sa inyo kung paano gamitin yung tooltip na plugins kay Bootstrap. Okay, so lagay lang tayo rito ng yan, line, then break line or line break. Okay, yan, then lagay tayo rito ng div tag ulit. Pasok natin ulit sa container. So class equals the container. Yan. Okay. Then siguro para mas maganda, ligawa tayo ng unordered list. Okay. Oops. Okay. Then lagay tayo rito ng li. So li for the list. Then sa loob ng li, gawa tayo ng anchor tag. Okay, a href. So equals, so wala pa naman tayong ilalagay dito. So oops, number sign, then closing tag natin. Okay, then lagay tayo ng so possible kasi class i-position natin yung ating tooltip. So pwede yung top, bottom, left and right. So unahin natin dito. So ito yung top. Okay, so for example ito yung top natin. So yung top dito ay text lang yan ano. So para lang ma-recognize natin na yung gagamitin natin dito is top na tooltip. Okay, so yung sa class name, so lagay muna tayo rito ng data toggle. Okay, so equals double quote tooltip, ayan, then data placement. Okay, so ito yung positioning ng ano natin tooltip. So make it top. Okay, then title. So ito yung title na mismong magdi-display ano. So title, so
Okay, ilagay natin top, for example, tooltip. Ayan. Okay. So, save natin. Then, let's check. Okay. So, ito yan. So, may kulang pa tayo. Hindi pa tayo tapos dyan. So, ayusin muna natin itong UL natin. So, lagyan natin ng class name. So, list inline. So, para maano siya sa iisang row. Okay. List inline. Save. Balik tayo rito. Ayan. Wala na yung bullets. So, next is create tayo class ng script. No? So, para gumana siya, gagamit tayo ng script. Okay, dito na lang sa ilalim nitong div tag na to. So, script. Kasi merong events. Eh. So, kailangan natin ng script. So, yun yung pagka-pinoint natin yung mouse. So, dapat lalabas yung ito, itong title na to. Okay, so lagay natin dollar sign. So, open and close parenthesis document.ready. So, ibig sabihin ito, once na ready na yung document, so, i-execute na itong function na to. Okay, so once na nag-load na yung page, no? So, ayan. Then, close natin dito. Curly braces. Then, dollar sign ulit. So, open and close. Then, ito. Lagyan na natin itong, yaps, mali, yung isa. Okay, yan. Then, lagay natin, data toggle equals the tooltip. Oops. Tooltip. Ayan. Okay. Then, lagay natin dito dot tooltip. So, function. Then, semicolon. Okay. So, tama ba? Tingnan natin yung ating closing. So, lagay natin ito. Close braces, close parenthesis, then semicolon. So, tingnan na natin. Check natin. Kung gagana. Refresh. So, ayun. Gumana na siya. So, nakita niyo yung tooltip natin. Nasa top tooltip. Okay, yan. So, experience natin yung iba namang data placement. So, try natin yung iba. So, oops, naputol pa. Okay. So, copy natin. So, ayan. Ayan. Okay. So, replace lang natin. So, top. So, siguro ikaw ay bottom. Okay. So, ito yung pinaka bottom. Then, yung left. So, ikaw naman yung left. Then, ikaw yung right, yung last. Right, top, bottom, left, and right. Okay? So, pwede nyong i-apply yan sa iba pang elements. Okay? So, tinry lang natin dito sa anchor tag. So, refresh. Okay, bakit puro top? Ah, hindi natin pinalitan yung nandito. So, lagay natin sa top. So, ikaw ay bottom. Ito yung left. Then, ikaw yung right. Ito, right. Okay. Top, bottom, left, and right. Okay. Refresh. So, nasa top yung tooltip natin. Bottom, sa ilalim. So, left. Okay. Right. Okay. So, yan yung paggamit nung tooltip text sa Bootstrap. So, additional learning pa class, ano? So, gamit naman tayo ng popover. So, paano ba yung popover?
So almost the same lang din sila nung tooltip. So ganun din yung procedure, pero instead na tooltip yung gagamitin natin, so gagamit tayo ng popover. Okay, so copy muna natin to para mas madali. So dito na lang sa taas. Okay, so doblehin na lang natin. Okay, so usein natin. Okay, yan. So save muna natin. So refresh. So dalawa na. Okay, ayusin natin. So instead na data toggle, so applyan natin to ng instead na tooltip yung nasa data toggle, ilagay natin to ng popover. Okay, oops. Okay, popover. Ayan. Same as itong mga nandito. Ayan. So, pop over. Ayan. Then, ito rin. So, pop over. Ayan. So, pop over. Okay. Then, yung displacement, pwede na rin to. So, okay lang. Kahit wala na tayong baguhin dyan. So, title. So, ito yung top popover. Okay. Ito. Ito yung bottom popover natin. Popover. Ito yung left popover. Okay. Same as din dito. Okay. Para lang makita natin yung difference nung dalawa. Okay. Pop over. Ayan. Okay. So, syempre, may babaguhin pa rin tayo rito. Okay. Pero bago yan, dagdagan muna natin to ng another info. So, siguro dito na lang sa may bandang taas after nung title dito. Magdagdag pa tayo ng additional content. So, data content k equals k. Okay, so, so any text pwede naman dito. Okay, some content here. Okay, some content here. Here in pop over. Ayan. Okay. So, save natin. Refresh. Okay. So, wala pang nangyayari. Kasi pinalitan natin. Ginawa natin pop over. So, nakalimutan natin itong script. No? So, copy ko na lang to. Oops. So, copy lang natin. So, okay. So, dito. So, palitan natin ng, instead na tooltip, so, i-apply natin is popover. Okay, di ba? So, ito, popover. Popover. Same as dito. Instead na tooltip, yan ay, okay, oops, popover din to. Popover. Yan. Okay. So, try nga natin. So, refresh. Sa top, ayun. Nakita nyo? So, yung default natin, kapag kinilik mo siya, diba? So, once na kinilik mo, so, yan, andyan lang siya. Okay? So, kung gusto mo siyang mawala, kailangan muli siyang i-click. So, yan yung gamit ng popover. Okay? So, yan. So, ayan yung bottom popover, left and right. Okay? So, kailangan mo nga lang siyang ulit i-click. Okay? So, try naman natin. Ito na lang pangalawa. Okay? So, lagyan din natin siya ng content. So, copyin ko na lang to. Itong
itong data content. Okay. Yung nasa bottom. Yan. So, save. Refresh. So, yan. Okay. So, medyo dagdagan pa natin ng another properties pa. So, so dito yung sa bottom natin, maglagay tayo class ng data trigger. So, for example, dito na lang. Pwede na dito yan. So, try natin data dash trigger. Trigger equals double quote. Lagay natin is focus. Okay. So, tingnan natin. Ano bang ginagawa ng focus? Okay. So, refresh. Bottom. Ayan. So, ang difference, di ba? So, yung una, yung default natin. So, pagka nag-click ka sa labas, so, hindi siya nawawala. So, kailangan dun mo siya directly i-click para ma-hide ulit yung info natin. Okay? But, using dun sa focus, so, kinilik natin. So, pagka nag-click ka sa labas, okay? Or any, basta nag-click ka ng mouse, mawawala siya. Unlike dito sa kanina, nung hindi naka-focus, so, andyan lang siya, di ba? So, kailangan mo siyang i-click. But, kapag ka ginamitan mo siya nung data trigger, which is focus, so, kahit saan, no? Basta mag-click ka ng mouse, so, mawawala na siya. Okay? So, yun difference nung dalawa. Okay? So, try ulit natin i-copyahin itong data trigger. So, hanggang dun sa content. Copy lang natin. Ayan. So, okay. After nung title, lagay natin dito. Okay. So, ito ay nakafocus din yung left. So, ayan. Left. Ayan. Okay. Nakafocus. So, palitan natin. So, instead na focus, so, ang gamitin nating data trigger is yung hover. Okay? So, tingnan nyo yung difference naman. Hover. So, yan. So, left. Ayun. So, nakita nyo? So, lumalabas yung popover natin once na nag-hover tayo. Ayan, no? Pinoint. Okay? So, ito yung standard, yung default. Na wala tayong nilalagay na any trigger. So, doon mo lang din siya mako-close. Yung second, gumamit tayo ng data trigger focus. So, anywhere sa page. So, mag-hide siya. Then, yung nasa left, gumamit tayo ng data trigger hover. Okay? Yan, nag-hover siya. Okay? So, depende naman yan sa design ninyo, no? Kung paano nyo siya gagamitin or gagamitin yung data trigger doon sa popover. Then, of course, pati yung data ano natin, ano, placement, kung paano mo siya ipepresent. Okay? So, sana class ay nakasunod doon sa paggamit nitong popover. Okay? So, tooltip and popover. So, pares lang din silang paano siya gagamitin. So, just simply select lang kung tooltip ba or popover yung gagamitin mo doon sa iyong ginagawang web application.